kayo raw po ay kasama sa mga dinukot. Dalawa po kaming dinukot ni Marlon. Nagpapahinga na po kami noon. Tapos bigla na lang po may pumasok po na mga lalaki sa taas, sa kwarto po namin. Doon sa store, nakita ko na lang po si Marlon. May posas na po, may piring na po sa mata, tsaka po sa bibig. Nakita po si Marlon na sinaksak na po nila. Meron po kaming nakuha ng muka nitong si alias Junceda at ito po ay pinapa-identify na lang po namin. Kilala ito ng mga investigado ninyo? Yes, sir. Bakit hindi nyo lang po kausapin itong diretsyohan, itong asset na ito? I'm sure marami siya maitutulong, maibibigay na impormasyon. Mukhang very evasive po kayo sa mga tanong ko. Yes, sir. Yes, umikot, sir. Umikot, sir. Umikot, that, sir. Ngayon nyo pa lang po gagawin. Nakabukas po yung cabinet niyan. Ito po medyo po nagkasira ng kaunti. Kasi po parang ipunera sa huyan. Ito ho. Nagkaroon po ng konting sira ito. Tapos nakaganto na ho yan nung dinatnan ko po. Tapos yung laptop ko po, wala na po. Tapos itong mga kalat, talagang sila ang nagkalat o ganito ng ayos ng kwarto mo? Sila ho yung nagkalat niyan. Ito lang ho yung na ano ko dyan kasi nagmimili po ako ng damit na pwedeng dalhin. Tapos yung wallet ko po, dyan ho, nakapwesto yan, nakabukas din ho. Tapos ayun. Ay, nawala ba sa loob ng wallet mo? Wala po. Wala naman po kasing laman na pera. Ma'am Liza, ano ho ang nangyari dito sa kusina? Yun nga po, pumunta dito yung ano, yung mga dumukot sa amin. Ito po yung kwarto namin. Ano po ang ginagawa niyo nung oras po na yun? Nakatayo po yun siya dito. Tapos ako naman po nakaupo dito. So, ganyan po kasi nag-uusap nga po kami. Ay, nabigla na lang po may nakatutok na po. Nakabukas po ba itong pinto niya? Opo, nakabukas na ganyan. Nakaganyan po. Nabigla na lang may tumutok sa kanya. Tapos sa akin po, dalawa sila. Hanggang sa kinuha na si Marlo na binaba na po doon. Nakita namin ma'am, itong kwarto ninyo ay magulo at mga nakabukas pa ho yung mga ilang cabinets. Ano ho ang nangyari? Ayan, pinagbuksan nila tapos yun. Saan ho nakalagay yung mga ito po, titulo ho? Dito po nakalagay yung property po niya dito po. Nakapato yung mga documents po niya? Opo, kinuha po ito hanggang sa iyan. Nasira? Nasira. Opo, nasira na. Kinuha niya po dito. Ginanon po nung isang kudumukot sa akin. So ito po, hindi po talaga kasi dito nakalagay yung mga papeles ni ATM, mga yung wallet niya. Kilala mo ba ang bagong karelasyon ng mama mo na si Junceda? Opo. Paano mo siya nakilala? Dahil po pumupunta sa bahay namin at pinapakilala po sa akin ng mama ko. So nung pinakita sa inyo yung picture ni Junceda, nakilala mo agad? Yes po. Siya po yung pumupunta sa bahay at yung, siya po yung nanliligaw at naging nobyo ni mama. Kamusta kapag siya ay bumibisita sa inyong bahay? Yun po. Pumupunta siya sa bahay, then diretso siya sa taas para kausapin si mama. Base lang dun sa sinabi ng nanay ko na siya daw po isang polis. Mayroon bang binanggit siya na siya ay gumagamit o ano ang mga ginagawa niya sa buhay? Paminsan daw po. Pagka kailangan. Yun po. Gumagamit? Yes po. So, nung araw ba na yun, nakita mo ba si Junceda sa bahay ninyo? Hindi na po. Kailan ang huli mong nakita si Jun? Bago po mangyari ang krimen, siguro po 26 ng June. Kasama ka ba doon sa ni Queenie na namasyal at kumain? Opo, kasama po ako. Anong nababanggit ng mama mo habang may katawagan siya? Yun po hindi ko alam kasi malayo po siya sa amin nung time na yun. Lumalayo po siya pagka sinasagot niya yung tawag sa phone niya. Mga anong oras yun? Ano po yun eh, mga gabi po yun eh. Siguro po mga 8, mga ganung oras po. Eight. May nakita ka bang kakaiba sa mga kilos ng mama mo nung oras na yun na nag-aya na kumain kayo? Wala naman po akong nakitang kakaiba. Doon lang po ako kami nag-ano sa kanya nung may mga tumatawag sa kanya at tuloy-tuloy po yung pagtawag.
mamamatay, then ilang minuto lang may tatawag na naman po. Nabanggit din ni Queenie na dumaan kayo sa bahay at mayroong ang humps at parang may nahulog. Kasama ka din ba? Yes po, ako po yung driver nung sinasakyan naming motor. Ngayon, ano ang napansin mo kay mama mo? Mahinulog ba siyang susi? Ayon po sa kwento nung nilang dalawa, dahil ako po yung driver, hindi ko po masyadong malaman kung may nahulog po. Kaya po tinanong ko yung dalawa na mama ko at saka yung kapatid ko kung may nahulog. Then sumagot po si mama na wala daw po. Ngayon, nasaan na si mama? Nabanggit niya ba kung nasaan siya ngayon? Hindi po. Nagte-text po kami siguro ho nung after po ma-ere sa Rafi Tulfo, ang sabi ho ni mama, bawiin daw ho namin yung sinabi namin kay Sir Rafi. Sabihin, palabasin daw ho namin na galit lang kami kaya namin nasabi yun. Huwag na daw ho namin ituloy yung kaso. So sa ngayon ba, ano ang gusto nyo mangyaring magkakapatid? Ang gusto po naming mangyari is mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay sa tatay ko at managot po ang dapat managot. Ayun ho. Kung involved man ang nanay nyo, handa ba kayo na kasuhan? Opo. May gusto ka bang panawagan sa nanay? Gusto ko lang ho na sana magpakita na ho siya at tulungan niya po kami na maituro ho yung mga ibang sala rin po sa pagpatay sa tatay ko. Masakit ho sa amin to kasi nanay ho namin siya. And kung totoo man pong nasa peligro yung buhay niya, sana po makita pa po namin siya na buhay ho. Ayun ho. Kasama ang nanay mo. Kasuhan natin. Opo. Kasi hindi lang naman basta sinaksak o namatay sa sakit si Papa. Grabe po yung ginawa nila . Talagang kung pag nanakaw, pwede ka naman magnakaw kahit di ka pumapatay. Bakit ganun pa yung ginawa nila? Ano ang panawagan mo sa nanay mo? Pinasok mo yan. Wala ka naman dapat sisi, hindi kami nagulang sa'yo bilang mga anak. Kung iniisip mo hindi ka namin mahal, hindi totoo yan. Nag-file ba ng kaso si Papa mo sa nanay mo? Opo. Anong kaso yun? Adultery ho. So, adultery, sino ang karelasyon ng nanay mo nung kinasuhan ng papa mo? Ibang lalaki ho eh. Hindi Babang si Junceda? Hindi po. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang isa o dalawang lalaki ang naging karelasyon ng nanay mo? Oho, marami po. At yung mga nagiging karelasyon po ni mama, may mga asawa din ho. Sige, so ngayon na, tapos naman na ang soko, hinihintay na lang natin ito na yung result ng DNA and then yung mga fingerprints, no? So, maaari naman na rin kayong makamove in dito. Pero pansamantala, kayo ba ay tutuloy ba dito o sa iba munang lugar? Sa iba po munang lugar hanggat hindi pa po natatapos yung kaso. Kita natin no, ilang lakad lang at ilang mga bahay ay darating tayo dito sa bahay ng nanay nyo. So, may mga gamit pa ba kayong kukunin? Wala po akong gamit sa bahay na to. Sino lang ang merong gamit? Yung Kuya Joshua ko po. Kamusta yung mga gamit niya nandito pa po? Ewan ko po kung nasa po yung napunta yung iba. Ibig sabihin yung iba wala na. Oo, yung laptop po, ganun. Ano pong mga gamit sir ang nakuha po ninyo? Ito lang yung relo ko na niregalo sa akin nung birthday ko. Ito po, kinuha ko po. May nakita namin yung loob ng bahay, halos wala ng laman. Pero doong bago itong mangyari, puno ba ang loob ng bahay? Ng mga gamit? Opo, puno po. Sa mga ibang gamit mo, ano yung mga nawala? Yung ginagamit ko po na laptop, yun po, nawala po yung laptop. Yung ibang gamit na hindi ko po matandaan kasi time po noon puno po yung iba. Mga cellphone, pera, may nawala rin ba sa'yo? Ano naman po. Sir, ano ang pagkakakilala po natin kay Janet? Totoo yun, niligawan ko siya. Siguro almost 3 months ako naligaw sa kanya. Alam ng mga anak niya yun. Ano bang nagustuhan mo, sir, sa kanya? Bago ko siya nagustuhan, naawa ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi nagkaganon ang buhay niya. Ngayon, kaya ko siya niligawan, sabi ko sa kanya, gusto ko magbagong buhay ka. Alam mo na mabigat, mahirap yung nangyari sa'yo. Kaya binigyan ko siya ng chance. Hindi ko alam na pumasok siya sa ganyan.
ano sir ang obserbasyon po ninyo noong nililigawan niyo ho siya at ngayon na natapos yung panliligaw niya dahil may iba na ho siyang karelasyon? Nung ako'y naliligaw sa kanya, naobserbahan ko siya, ano siya eh, marami siyang kinakausap na lalaki, hindi kami magkasundo kasi hindi siya nagsasabi ng totoo eh. Sabi ko, kaya nga natanggap ko lahat-lahat sa'yo, gusto ko magbagong buhay ka sa kabila na nangyari sa'yo. Sabi ko, ano yan, nababalitaan ko, may mga kinakausap ka, may mga pinupuntahan ka na iba. Doon na ako nag-isip. Sabi ko, mahirap ito eh. Sabi ko, magulo siya kausap, hindi nagsasabi ng totoo. Yun hindi ko nagustuhan sa kanya. Ilang beses na rin niya akong pinaikot eh, na ganun, ganyan. Tapos kala mo okay na, pero yun pala, may problema pala. Ako, nakipag-break ako sa kanya is June 25. So, nagulat ako dito noong June 28. Nabalitaan ko, namatay na yung asawa niya. Sir, ang alam po namin, ang karelasyon niya ay si Jun Seda at sila ay medyo matagal na rin magkarelasyon. So, pinagsabay ho kayo. So, hindi ko alam yun kung gano'n ang ginawa niya. Kasi ako, malinis naman yung ano ko sa kanya. Na sabi ko, kung gusto mo magbagong buhay, mag-start tayo dito. Simula ka na panibago. Hindi yata niya, ayaw yata niya ng ganito. Yung si Jun Seda, sir, nakikita mo rin ba na kasama niya? Dahil yun po ang pakilalang karelasyon niya. Totally kasi pag kami pumupuntang lalaki sa bahay nila, lalo't di ko kilala, hindi taga rito, hindi na ako nakikialam kasi iniisip ko nga, maliligaw sa kanya. Kaya yun ang hindi ko nagustuhan. Ilang buwan ho ba kayong magkarelasyon, sir? Start ako naliligaw sa kanya, February 21. Bali, pagdating ng eleksyon, May 9, sinagot niya ako dito. Pero pagdating ng May 11, pinabawi ko. Kasi hindi ako masaya, parang napipilitan lang. Napipilitan. Alam ko may iba, may third party. Pero kaya, nabanggit mo sir, June 28 at June 26 kayo naghiwalay talaga. June 25. June 25, nako. Okay. Ibig sabihin sir, hindi mo alam na may iba pa ho siyang karelasyon. Hindi ko ho alam eh. Hindi ko po alam na may iba siyang karelasyon, na meron siyang ibang kinakausap. Yung lalaki na yun sir, nakikita mo pumapasok sa tindahan, sa bahay? May pumupunta dyan, bago may mangyari sa asawa niya, may mga pumupunta dyan, hindi ko kilala, hindi taga rito, nakamotor yun. Mga ilang beses pumunta rito sa bahay niya, kausap niya yun. Hindi na ako nakialam. Kasi ang sabi niya sa akin, kasi sinita ko siya eh, hindi na ako nakatiis. Sabi ko, sino ba yan? Sabi sa akin ni Janet, pinsan ko yung kamag-anak namin. Nakipag-usap lang sa akin. Minsan dyan tumutuloy. Hindi ko alam na meron pala siyang plano. Sa ibang, yung si Jun Seda, sir, ang pakilala sa'yo, kaibigan? Pinsan kamag-anak. Hindi ka, sir, nagduda na parang meron din silang relasyon? Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, ano ka ba naman? Kung loyal ka sa akin, magsabi ko naman totoo, hindi ka mukha akong tanga dito, nag-iisip ako kung sino yung ganyan. Yan, sinabi nga niya sa akin na pinsan daw ka mag-anak. Hindi ko alam, yun pala yun. Mga ilan sir ang mga lalaking pumupunta dyan sa kanya nang madalas bago mangyari? Nakita ko yun, dalawang lalaki na mag-aangkas ang motor yun, na nag-uusap niya sa taas ng bahay nila. Yung meron siyang kasama niya na dalawang pamangkin eh. Babae tsaka lalaki, so lahat, nasa baba ng bahay yun, nagbabanday. Sila ngayon nag-uusap sa taas, nagmi-meeting sa taas. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan. Tahimik na tahimik eh. Pero sir, naiimbitahan ka din ba sa loob ng bahay ni Ma'am Janet? Napakilala ka ba niya sa anak niya na bilang boyfriend? Hindi. Ano lang? MU lang. MU lang. Kasi sa, alam mo naman sa lararang paliligaw eh. Merong MU, meron talagang boyfriend na. Hanggang doon lang ako. Hindi ako umabot sa ganun. Nalaman mo sa na ganun yung nangyari at right after na kayo mag-break, ano ang naging reaksyon mo? Siyempre, nabigla ako eh. Kasi hindi ko in-expect na mapapasok siya sa ganun eh. Sa tingin mo ba, sir, siya ay na-influensya ng mga hindi niya kilalang tao? O may alam ka ba kung paano niya nakilala itong mga to? May nabanggit ba siya na may nakilala siya na ganito sa Facebook, sa friends of friends niya na para makilala niyo mga tao na ito? Nagbago lang ang kilos niya nung nakilala niya yun. Nagtatambay sa binangonan, tapos may mga pumupunta na dyan. Yun lang. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Rafi. Ipa-file na po namin yung kaso. And nakuha na rin po namin yung mga ibang gamit na naiwan sa bahay. Maraming salamat po, Idol. Thank you.
sa mga nangyari, ano ang gusto niyong ilapit kay Major sa CADG? Gusto po namin na magkaroon pa po ng mas malalim na investigasyon po para malaman po kung sino po yung tao sa loob po ng pagpatay sa tatay po namin. Magkakandak din po tayo ng parallel investigation based sa mga initial na nakuha ng Morong Municipality. Tapos aalamin na rin natin ang buong pangalan nitong June Seda na to. Saka kung ano ba talaga siya, kung bakit siya nalilink dito sa sinasabi mga pulis, or kung meron ba talaga siyang ibang grupo na hindi naman involved din sa mga pulis. Tapos magre-request na rin tayo sa ibang unit para sa mga result na ginawang request ng Morong MPS. Gusto ko pong mas palalimin pa yung investigasyon para yung apat na hindi pa nakikilala na pumatay kay Papa mahahanap at mabigyan ng katarungan din po. Sir, ikaw anong gusto mo pong sabihin kay Major na tutulong po sa inyo sa kaso? Gusto ko malaman po kung sino po talaga yung mga tao dito sa kriminal na nangyari sa tatay. Ngayong araw din, sasamahan ko sila sa Morong Rizal para makita rin natin yung ibang documents na nagawa na ng police station doon. Tapos magbe-base tayo doon at dadagdagan natin yung investigation kung meron pa silang mga hindi nagawa na para sa mga verification. Tignan na rin natin kung ma-applyan natin ng cyber warrant yung mga cellphone ng involved dito tulad ng allegedly mother nila and si Jun Seda. Punta po tayo sa Morong Rizal. Okay, thank you po Major. Salamat po. Araw po, Major. Dito na rin po ang live-in partner po ng kanilang tatay. Ano ho ang gagawin ho natin para ho umusad po itong kaso? Willing po ba kayo makipag-cooperate sana sa amin sa CIDG para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa kaso na to? Opo, sir. Willing po ako para masolve po ang kaso ni Marlon. Makikipagtulungan po ako sa inyo. Makikipagtulungan din po ako sa Morong. Isolve po natin to para lagi po tayo may communication at makita po natin talaga ang mga salarin dito sa kasong ito. Ma'am, ano po ang gusto pong sabihin po sa mga kapulisan po natin na tutulong po sa inyo? Ngayon pa lang po magpapasalamat po ako. Alam ko pong ginagawa niyo po lahat para matulungan niyo po kami. At yun po, sana ma-ano po kami na ma-safe po kami kasi mahirap po yung kalaban po natin na hindi po natin pakilala po yung iba. Po kay Captain. Captain, ano po ang masasabi ho natin na pagdating po naman sa siguradad po nila? PNP naman na Morong ay nandito lang pag kailangan nyo ulit ng security tulad nung nakaraan. Nakita nyo naman nagbigay kami ng security sa inyo. So, ganun pa rin. Pag kailangan nyo ng security dito sa AOR ng Rizal, you can always call us. Magpapadala po kami ng tao. Thank you so much po. Ang ginamit na sasakyan doon po sa nangyari? Apo, bali sa kanila po yan. Ayan din po yung ginamit sa pandukot po at saka natagpuan po namin sa binangon nila. Pwede na bang ma-release sa kanila? Pwede na po kasi kumingin naman po kami ng clearance na anytime naman po pwede naman po nila makuha na yun. Sir, kamusta ho yung loob ng sasakyan? Medyo madumi tsaka parang bakas pa rin yung nangyari. Kalungkot lang kasi yung dating nagdadala nito nawala na. Sir, yung dokumento ho nung sasakyan, nasa kanila na rin ho ba? Apo, nasa kanila na po. Hindi naman po namin kinuha. Bali, kinuha lang po namin yung detail ng sasakyan. Na patunayan naman po namin na sa tatay niya naman po nakapangalan.